Ang undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue, mas lalong yumaman. Kinita sa bakbakan nila ng hard-hitting Mexican na si Luis Neri, ibinunyag na. Tank Davis, ibinunyag kung bakit natalo itong si Devin Haney kay Ryan Garcia. Davis, naging sobrang prangka kay Haney. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Well, yun ang nakakwento. Sa taong 2018, ang undefeated champion na si Inoue ay kumita ng $1 million sa dalawang laban niya kontra kay Jamie McDonnell at Juan Carlos Payano. Sa taong 2021, sa laban niya kontra sa Thai boxer na si Aaron Divine, itong si Inoue ay nakatanggap ng guaranteed purse na $500,000 o $500,000 mga kakwento na may $200,000 pa na win bonus. At hindi pa natin isali dyan ang sponsorship ni Inoue. Noong nakarang July 2023, sa laban ni Inoue kontra sa American boxer na si Stephen Fulton sa Tokyo, Japan, ang pagkapanalo ni Inoue ay naging dahilan na nakatanggap siya ng $5 million. Fast forward tayo mga kakwento at hindi na natin pag-uusapan pa ang ilang mga dolyares na tanggap ni Inoue sa laban niya kay Paul Butler, Donito Donaire at syempre kay Marlon Tapales. Kaya naman, pag-uusapan natin mga kakwento kung magkano nga ba ang kinita ni Inoue kontra yan sa Mexican bad boy na si Luis Neri sa laban nila noong May 6 sa Tokyo Dome sa Japan. Well, ayon sa balitang nasagap ni Sir JM Siasat, ang 4 Division World Champion ay nakatanggap lang naman ng tumataginting na $9 million o katumbas yan ng 520 million pesos. Uo naman, sa kitaan pa lang nito kakwento, kung magretiro na si Inoue ay pwedeng-pwede na. At syempre, kung ganito ang kinikita ni Inoue sa Japan, ang parang malabo na nalalabas pa si Inoue sa Japan kung ganito ang kinikita niya sa sarili niyang bakuran. Lalabas na itong si Inoue syempre sa kanyang lungga kung sa ibang bansa na kanyang lalabanan ay kayang tumbasan o higitan ang kinikita niya sa Japan dahil kung hindi, mananatili lang itong si Inoue sa Japan. Samantala, rumatrat na ngayon ang bibig ni Tank Davis at binanatan itong si Devin Haney. Ayon kay Davis, ibang-iba talaga sa realidad ang iniisip ng mga tao sa kanya sa laban nila ni Garcia. Doon na-expose lalo si Haney na ang kanyang walang talo noon na kartada ay dahil ito sa mga laban niya na kung saan siya ay mas malaki o mabigat pa kaysa sa kanyang kalaban. Pinipili talaga kung sino ang mga makakalaban niya na sa tingin nila ay kayang ilang paso ni Haney. Idagdag mo pa ang pagiging swerte sa pagdating sa puntos na ibinibigay ng mga urado. At higit sa lahat ay ang anliyakap sa kalaban na hindi man lang binabawasan ng puntos ng referee. Yung tipong parang niroromansa na ang kalaban para hindi lang talaga babagsak. Bagamat ayon kay Davis, itong si Haney ay minamalit lang niya itong si Garcia. Pero ganoon pa man ayon sa ilan, wala naman talagang matibay na panga itong si Haney at walang sapat na knockout punch para pabagsakin itong si Garcia. Ang pinakadelikadong pamatay na atake ni Garcia ay ang kanyang left hook. Ang isa sa mga pinakamagandang setup nito ay ang kalaban ni Garcia ay magipaglaban ng dikitan o malapitan para matamaan ang left hook. At ito ang mas naging advantage ni Garcia dahil sa ginagawa ni Haney na lalapit para yayakap. Doon siya nadadali ni Garcia. Kaya ayun, bagsak, niyakap ang more. Mga kakwento, ayon pa kay Tank Davis sa nakikita niya sa laban, iniisip siguro ni Haney na kayang gawin niya ang tulad na ginawa ni Tank Davis kay Ryan. Pero doon nagkamali si Haney dahil ayon kay Davis, ang iniisip din niya ay hindi tugma sa kakayahan niya. Kaya yun, bugbog at bagsak inabot ni Haney sa kamay ni Garcia. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayo matarapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ephraim Colyamar, kay kakwentong Chris TV, kay kakwentong Luni Cumayas, at kakwentong nanunod yung shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga...
kwentong di pa na kwento sa inyo.